Yan guys, so next naman natin i-unbox, no, is yung Black Ultima natin na D18, no. Same input power ng ating D15 kanina. So expected natin na mas malaki yung box niya. Bahagya. Hindi naman sa malaking difference. So unbox ko lang siya, guys. No? Again, time check natin, no. 2:13 AM. So grind lang ng grind, pinupush na ng buyer, hindi pa daw ako nag-unbox sa tagal. Okay, so buksan ko lang to, guys, balikan ko kayo. Okay. Ayan, so natanggalan natin yung cut. Tip niya, style natin, limitin natin. So expected na mas malaki unti, mas malapit siya ng bahagi. Okay, so open natin, atake na. Okay, parang pabigat na siya ng pabigat na. Ayan, lagyan muna natin dito sa ating one yung manual niya, tulad ng din ng kanina. Okay, so this is 1800 watts. Okay, this is 1800 watts at 8 ohms. Sa 4 ohms niya, this is 2800 watts. Bridge mode niya pag 8 ohms is 5600. At ang bridge mode niya pag naka 4 ohms is 7200 watts. Okay, so open ko lang, guys. Balikan ko ulit kayo. Yo, ayan. So, kita naman natin, no, mas malapad na siya ngayon. Kanina yung D15 natin, mas maikli onto. So, yung plug na ngayon, hindi na siya removable. Okay, which is mas maganda ito kumpara doon sa isa. Kasi yung isa, pwede siyang matanggal-tanggal, no, umatak-hatak. So, again, EU type yung connection niya. Makapal din. Okay, flexible. So, external components muna tayo. Yung front niya, again, this is 2 watts. Same configuration ng harap ng D15 natin. This is Black Ultima D18. Same din, may stopper din. Okay. Same din ang marking dito. Same na kaha na harap, no? Ang pinagkaiba lang is mas longer siya. So, sukatin natin, no? So, yung length niya is 17 inches tulad lang din kanina, or 43 centimeters. Ang haba naman niya ngayon is nasa 13 inches, okay, or nasa 33 centimeters. So compare lang natin sa D15 ang haba niya. Aray ko, ayan, so ito yung D15 natin. Ayan, so ayan, pantay na yan. So, sa taas, D15. Sa baba, D18. So, ayun yung difference, brother. Aray ko. Yung haba niya, mas mahaba siya, no? So, talagang, yung D18, sinagad din niya yung power, no? Na kailangan para ma-fulfill. Hindi siya mekus-mekus na dagdag capacitors lang, no? Sa tingin ko, at additional length, ang dagdag haba niya ay magkakaroon ng mas maraming components sa loob. Okay, again dito sa D15 kanina, meron tayong 26 capacitors. Check natin kung ilang capacitors meron doon sa ating D18. Okay, so buksan ko lang din ulit yung unit. Before ko buksan, no, check ko lang gano'ng kahaba yung dinagdag niya. So, almost 2 inches din yung dinagdag niya kumpara doon sa D15. Okay, so unbox ko lang, tanggalin ko lang yung screws. Yan, so nabuksan na natin, no, yung ating D18. Tanggalin natin yung lid niya. Okay, yan. Secure lang natin. Yan. Okay, so kanina, no, sa D15 natin meron tayong 26 capacitors. Ito mas mahaba na. So, bilangin uli natin, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanina, 7 yun, no? 7 or 6.
Ilan nga yun? Dito ka nga, compare natin. Alright, ilipit na, dikit natin sila. Yan. So, dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay? So, 7 and then total 26. Okay? Yan. Tapos dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So 40, okay? 40 capacitors. Yung D15 natin kanina is 26 and then 40. At mas mataas yung voltage niya. Mas mataas ang voltage niya. This is 200 volts. 1000 UF. Yung D15 natin, that is 160 volts, 1000 UF. So mas mataas yung voltage niyan dito. Again, meron tayong film sa baba, okay, sa baba mismo para sa anti-static. Tapos dalawang fans, merong guide ng fan dito. Merong guide ng fan dito. Naka yung ating aluminum heatsink ay naka-treated na din. Hindi pa gumagaling ubok o brad. Ano ba yan? At ito, kanina sa D15 natin, dalawa ang power supply. Ngayon, tatlo na. Okay, same size. Tatlo na siya. So, sure ball talaga brad, no? D18 yan. Na tumaas talaga yung power niya. Doon pala sa numbers of capacitors. Hindi siya tinipid. Okay. Ito yung unit. Andun sa loob yung fuse niya. Okay. Andun sa loob. Dulo. Sa body. Wala akong nakitang assembly components. Okay. Di lang ako sure sa pinakababa. Sa pinakababa. Sa ilalim ng heatsink. Ito yung mga MOSFET niya sa gilid. Okay. Itong component din, one piece component lang din ito. Dito ko lang nakita yung ating mga SMD components. Dito sa gitna na to. Okay, so again 2 inches yung haba niya dahil nga sa dagdag na additional capacitors dito. 40 capacitors versus 26 capacitors. 300 watts per channel ang nadagdag, no? Pero parang over sobra-sobra sa 300 watts yung dinagdag na components, no? Okay? So, price reveal tayo. Okay, so for D18, okay, so for D18 na to, ang price niya, Brad, kapag pinick up mo sa akin dito sa Mandaluyong or within NCR, pinalalam mo more si, ano mo, cash basis is 22,000. Brad, 1,800 watts ito. 8 ohms. Yung 22,000 na sinasabi ko, yung competition ko, 1,000 watts lang yun. Yung 1,800 watts, nasa almost ano na yan, almost 30,000 pesos na yan. Okay? Kasi yung 4 ohms nito, 1,800 watts ang 8 ohms, 2,800 watts ang 4 ohms. Ang bridge mode nito, 5,600 watts, 8 ohms. Kaya ba? Sa design pa lang, sa picture pa lang, sa image, no? Makikita nyo sa cameras, no? Kaya. Okay? May mga EMI filters na rin siya pala, oh. Okay? So, mga conductors niya. Ang lalaki ng mga resistors na ginamit, no? Okay? So, ang price niya kapag pinick up sa bahay is 22,000. Take it or leave it, Brad. Napakamura na to. And then, an actual price niya naman sa Shopee is 23,995 or 24,000 pesos. Okay? 23,995. Just imagine. Parang yung 4,000 na difference, no? Yung D15 natin is 18,000 yon.
19,995 sa Shopee. So yung 4,000 difference, yung numbers ng capacitors na dinagdag, yung extra nito na transformer niya, tapos yung additional components dito, no? Kunin ko nga ulit. Compare natin. Aray. Ayan. Okay. So, ano yung difference, bro? Ilan yung dito? Yung puti. 3, 4, 5. Sa D15. Dito, 6. Okay. Same rating yung dilaw. Dalawa dito. 4 doon. Same na mayroon siyang fuse. Same na may filter. Dito, 3. 1, 2, 3. Ito, 2 lang. Ay, hindi pala. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ito, 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, parehas lang din. Okay. Yung, ito niya, conductor niya. Dito, 2. Ito, 1 lang, no? So, yung 4,000, no? Napakadaming dinagdag. Just for 300 watts na difference. Di ba? So, imagine nyo kung gaano kabigat lalo yung D15 natin na 4 channels. Okay? So, di pa pala natin natimbang, no? Yung, di pa natin natimbang yung D15 natin. Yung D18 natin. So, timbangin natin yung weight niya. Okay? 1,800 watts. Pag naka class H ka ba? Comment nga kayo. Hindi ko alam kung anong equivalent ng class H niyan eh. Na 1,800 watts. Ang alam ko lang, si A50 na ba yon? Si A30. Ano ba yung si A30? Si A20 is 1,200 watts, diba? Anyways. So, kasama yung plug niya, no, na makapal. Timbangin natin. Okay. So, yung kanina, yung D15 natin, 5.9 kilograms. Okay. So, ito medyo mabigat kasi ang mahaba ang kaha niya. So, ngayon, yung timbang niya, ang timbang niya ngayon ay 8 kilograms. Still, no? 8 kilograms. Kung si A30 yan, so ilang kilos na ba yan? 25 kilograms? Kasi yung X750 ko lang, almost 20 kilograms na yan eh. Oh my goodness. So lucky. Lucky na makakuha nito. Okay. And then, of course, kukuha din ako na sa akin. Okay guys. Meron pa tayong next ni unbox, no? Yung ating 1500X4 or yung DX. Yung X doon kasi naka X siya kasi times. Okay? So yung DX15 natin, ang next natin i-unbox. So itabi muna natin to for comparison ulit na. And see you on the next video. Subscribe kayo Brad sa YouTube ko Brad. Mas marami pa tayong products na i-release. Baka kailangan nyo sa mga projects nyo, sa mga business nyo, or ano, sa pambahay nyo. Kung ganun kayo ka big time, you know. Iba pa rin yung ano eh, yung high powered, no? Hindi ka mabibitin dito kahit ano speaker gamitin mo. Okay, so yeah, so see you sa DX15 natin.